Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat, no? From Luzon, Visayas at Mindanao at Kinsang Sulok Manangmundo. Ulitin ko, magandang hapon po sa inyong lahat. Update po tayo, no, sa 8 days na punla kung saan ngayon po ang schedule sa paglilipat po. So kung tingnan nyo mga kapwa ko ka-farmers, papakita ko po sa inyo. Alam kong maraming nakaabang at maraming ding nagtatanong na yung punla na mga talong sir na pinapatubo mo sa punlaan mo, lilipat pa ba? So oo naman. So ito na po mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so binunot isa-isa, pagkatapos ililipat. Okay. Ibabaon sa seedling tray. Ganyan lang siya kasimple mga kapwa ko ka-farmers, no, tingnan natin. Okay, so may dalawang paraan po tayo, no, sa pagpupunda. Pwede naman natin ibabad isa-isa ang mga buto ng talong sa seedling tray na may laman na soil medium na ating ginagamit, yung dayami ng palay. Pwede naman kukupit mga kapwa ko ka-farmers. So yung mga buto ng talong at saka kamatis at saka atsal, same lang po sila ang pagpapatubo. Pwede natin ibabad isa-isa, no, sa bawat holes ng ating ginagamit na seedling tray. So yung paraan na aking pinapakita ngayon sa inyo mga kapwa ko ka-farmers, ito po, no, pinapatubo ko sa aking punlaan. Pagkatapos, at least nang sa ngayon, binubunot ko isa-isa at dito, ibabaon, no, para matibay po siya. Okay, so yun po mga kapwa ko ka-farmers. So ngayon lang po namin to ginagawa. Okay. Almost na sa mga 10,000 plus na po mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so yun lang po kasimple. Sige na mo mga... Anday mga anta. Magdungan tayo dito. Okay. Mauna daw! Okay, so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so sana sa mga baguhan makakatulong din, no, ang ginagawa nating video ngayon. Napakasimple lang po, no, ang paglipat sa mga pinapatubo po natin na seedling ng talong sa ating punlaan. So yun po mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so tingnan nyo si Mrs. Napakagaling po. Sibak at tiyaga lang guys ang kailangan para may sariwa tayong makakain. Okay, so yun lang po, no. So ganyan lang kasimple mga kapwa ko ka-farmers ang paglilipat. Okay, so sa mga mahilig sa ganitong video, hingin naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Sana sa mga baguhan, nakakatulong po ito na napakasimpleng paraan sa pagkatubo ng punla mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos, shout out po pala kay Ricky Anbawag, no, at saka sa lahat ng mga followers ko sa Pittsburgh Rail, lalo na sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong mga ka-farmers. Nang dahil po sa inyong walang sawang suporta, sumasahod na po tayo. Kahit konti lang, pero nakakatulong po. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless. At mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you.